Napuwersa pa nga po ng Miami Heat ang Los Angeles Lakers na magkaroon ng Game 6 ang ating NBA Finals sa pagkakapanalo sa kanilang huling laro. Kaya naman mga idol, dito nga po sa ating pinakabagong video ay aalamin natin ang magiging kalagayan ng dalawang kuponang ito. Alanganin na nga ba talaga ngayon ang pwestuhan ng Los Angeles Lakers? Kamusta rin nga kaya ang nadaling binte ni Anthony Davis sa kanilang pagkatalo sa Game 5? Okay nga ba siya? Pero bago nga po natin na isa-isahing sagutan, ay pagkukwentuhan muna nga po natin ang naging pahayag at sagot ni LeBron James kay Danny Green. Kaya halina't samahan niyo ko. Tara! So, bago nga tayo magsimula ngayon ay maraming salamat pala sa lahat ng Soli J-Zone TV dyan na laging nakaantabay at laging nanonood dito sa mga ina-upload ko. Shoutout sa inyo lahat mga idol, lalong-lalo na kina Hans Patrick Sebastian ng Nueva Ecija, sa Villegas Family ng Tanawan, Batangas, at sa Badajoz Family ng Tugigaraw. Maraming salamat sa inyo mga idol. Huwag niyo na rin kalimutang i-follow, i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Well, tara! Ipagpatuloy na natin ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Hindi pa rin nga po naging sapat ang ipinakitang performance ni LeBron James sa Game 5 upang tuluyan na nilang makuha ang kampiyonato. Binuhos na nga po ni LeBron ang kanyang buong makakaya habang nakikipaglaban kay Jimmy Butler sa huling mga minuto ng game. Ngunit sa kanya pa rin nga po mga idol, nasisi ng ilang mga fans ang kanilang pagkatalo dahil sa ginawa nito sa huling play ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong napanood ang huling naganap sa kanilang naging laro ay nagkaroon na nga po sana si LeBron James na malaking oportunidad para maipanalo ang Game 5 sa pamamagitan ng paggawa niya ng game-winning shot. Ngunit mas pinili nga po nitong ipasa na lamang ang bola sa wide open na si Danny Green para sa isang 3-pointer. Sa kasamaang palad nga po mga idol ay hindi na ipasok ni Green ang kanyang tira. Well, ito na nga po ang simula ng sari-saring komento, lalong-lalo na sa social media laban kay LeBron dahil inakala nga po nila na mali ang ginawa nito. Subalit, ayon nga po sa naging pahayag ni LeBron James, ganoon lamang nga daw po ang pinakamagandang play na magagawa ng kanilang kuponan sa sandaling yon. Kita rin nga po na buwelong-buwelo ang tira ni Danny Green sa huling mga segundo ng Game 5. Umasa rin nga daw po si LeBron at ang kanilang mga coaches na papasok ang ganoong tira mula sa kanyang napakagandang pasa. Pero anuman nga po ang kinalabasan ng game ay tatanggapin nila ito ng buong puso. Hindi lang nga po si LeBron James ang pinutakti ng mga negatibong komento sa social media, pati na rin nga po si Danny Green at si Markieff Morris ay nag-trending rin dahil sa kanilang mga pagkakamali sa napakahalagang segundo ng Game 5 na nagbigay sa Miami Heat ng isa pang pagkakataon para mapahaba pa ang NBA Finals. Samantala, ganito na nga po mga idol ang mga pwedeng mangyari sa kanilang susunod na laro. Well, para nga po sa inyong kaalaman, nananatiling do or die game pa rin nga po ang Game 6 para sa Miami Heat, meaning isang talo lang nga po nila o isang panalo na lang ng Los Angeles Lakers, dito ay magtatapos na ang championship. Subalit, kung sakali man nga pong manalo ulit ang Miami Heat sa Game 6, kung saan may kaunting kaba at pressure na nga po ang hatid nito para sa Los Angeles Lakers, pupunta pa nga po tayo sa kaduluduluhan ng NBA Finals sa Game 7 at maaaring maibaliktad pa ng Miami Heat ang seryeng ito. Lalo pat, wala nga po sa 100% ang kalusugan ngayon ni Anthony Davis matapos madali ang kanyang binte sa kanilang pagkatalo sa Game 5. Siguradong pati kayo dyan mga idol ay nataranta at natakot ng madali ang binte ni Anthony Davis sa loob ng kanilang huling laro. Damang-dama nga po nito ang sakit matapos hindi siya makatayo ng ilang minuto sa court. Pero makalipas naman nga po ang ilang sandali ay agad naman nga pong naging maayos ang kanyang mga kilos at nabalitaan nating hindi ganoon kalala ang kanyang naramdaman. Ayon rin nga po mismo kay Anthony Davis, sinisigurado nga po niya sa kanyang mga fans na magiging maayos naman nga po ang kanyang kalusugan
pagdating ng Game 6. Well, kung ganun lang naman mga idol, magandang balita nga po yan para sa kanilang team na talagang kinakailangan ng lahat ng tulong na maibibigay nito para sa kanilang susunod na laro sa darating na Lunes. Pero bago ko rin nga po makalimutan, bagamat man nga una nang nakitaan ang pagkadali ng binti si Anthony Davis sa unang mga minuto ng Game 5, nakapagtala pa naman nga po siya dito ng 42 minutes ng paglalaro. Kaya nangangahulugang kahit paika-ika man nga po siya maglakad ay tuloy pa rin ang laban para sa kampiyonato ng kupunan ng Los Angeles Lakers. So that's it mga idol. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.